Good day mga bro, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Sa araw na ito mga bro, mayroon tayong puntahan na ayan mga bro, nandito na tayo sa ano? So ito yung ano, Mitsubishi na SRT13YN. So isa itong 1.5 HP. So yan, pa-power natin. Magamit natin yung remote. Power natin. Yan. Nagbubukas naman siya mga bro. Nag-open siya. So set natin yung function ng remote. Nasa high, nasa cold mode, nasa 18 degrees Celsius. Ayan, okay naman. So, ayan, observe muna natin. Titignan natin dun sa labas kung umaandar yung kanyang compressor at saka condenser fan. So, ayan mga bro, ito na yung kanyang outdoor. Ayan, yan, yan, yan. So, gumagana naman yung kanyang condenser fan. Wibirit din yung kanyang compressor. Tignan natin yung pressure. Wala, kunti lang kanyang pressure, ayan o. Oh. Halos 5T na mga bro. Yan, 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 yan. Saka yung kanyang ano, discharge line, ayan o. Oh. Nag-yelo na siya. So, possible na may dito mga bro. So, yun ang hanapin natin bro. So, ayan mga bro. Tuloy-tuloy yung andar lang ng, ano, ng indoor. Tuloy-tuloy lang. Wala naman siyang error mga bro. Ayan. Wala siyang error. Umaandar yung kanyang evaporator fan. Tapos tignan natin sa labas. Natin sa labas. Ayun. Umaandar ulit. Umaandar ulit yung fan. Tapos umaandar yung compressor. So namamatay siya. After mga ilang minuto, namamatay siya. Then on siya ulit. So possible may ligto mga bro. Ayan. So ayan mga bro, wala talagang laman ng freon. So maaring ito, wala naman daw dugtong ito. So maaring sa mga fittings lang to mga bro. So chisignan natin kung ano, may meron siyang oil. Pag may oil yan, matik na andyan yung kanyang leak. So ayan yung moist ng ano yan, yung moist na nagmo-moist siya kanina kasi pinantar natin. So ayan, so magli-leak test tayo tapos titignan natin kung saan yung may leak. Possible dito lang sa may mga fittings yan. Air either dito o dun sa subscribe to my channel. Natin and also press this bell icon. So ayan, ayan yung kanyang ano, fittings dito sa indoor. So ayan siya. So napaklas ko na rin. So dyan tayo magbabubble test dyan at saka taon. So lalagyan ko muna siya ng pressure. So ayan mga bro, naglagay na tayo ng kanyang pressure. So may nakikita natin na 250 PSI yung ano natin, yung nilagay natin na pang leg test. So mag-umpisa tayo dito mga bro sa mga fittings natin. Fittings natin. So nilalagay natin pag nagaano ako kasi mga bro. Nilalagay ko yung joint. Ayan, ayan, ayan. Ito yung puro light, wala itong ano. Ganito ako pag nag-testing leg ako. Leg bubble test ako mga bro. So ayan. So yan, wala namang makikita. So yan, yung isa-isa. Yan. Like natin, testing natin. Yun. Yan. Ganito bro, pag yung discard ko, pag mag-leak testing ako. Inaano ko yung puro na ano liquid, hindi ko siya hinahalo ng tubig.
So test na rin natin dito para mayroon din dito. Magbababol naman yan. At yan. Kung may leak yan, bababol siya. So wala dito mga bro. Wala. So proceed tayo dun sa loob mga bro. Yan. So una, maglilitis tayo dito sa loob. Yan. Halikin natin. Ito. Ngayon natin yung malaki. Yan. Yan. Maliligo siya ng ano. Joy. Yan. Tutulo naman yan. Iikot naman yan. Yan. Wala. Check natin dito. Okay. Maubos na yung ano. Huwag yung panginahin yung joy mga bro. Marami dyan. Marami tayong pambili. Marami silang pambili. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Pakikita natin. Pakita natin. Sum natin. Andyan mga bro yung leg. Leg. Yan o. Oh. Nasusum natin. Hindi natin nasusum. Yan. So makikita na to. Dito yung salarin mga bro. Maaaring sa hindi maganda yung kanyang pagka-flarings or hindi siya masyadong naipita. Yan. So micro leg test. Ay micro leg lang yung ano yan bro. Micro leg. So abot pa siya ng 2 buwan bago mawala yung ano. Kasi napakahina lang naman yan. Yan o. Oh. Kaya yung ano mga bro, ang gamitin nyo, suggest ko lang mga bro, yung nagli-leg test. Siguraduhin na ano na ang gamit ko yung puro na liquid yan o, nakikita yun, so malabo siya, malabo hindi siya nakikita. Yun, mababos na siya, so hindi siya may ipofocus. Malabo. So, ang gagawin natin dyan mga bro, papaklasin natin, titignan natin kung maganda yung pagka-flarex o kulang sa higpit. Yan. So, ayan mga bro, try natin higpitan, baka maluwag lang. Pag hindi nakuha sa higpit, titignan natin, papaklasin natin, titignan natin kung maganda yung pagka-flarex. So, ang pa-higpit niya is bakit niyan siya. Ano ba ito? 12. So, mahigpit naman mga bro. So, subukan natin buksan. Buksan natin. Try natin buksan. Tignan natin yung flarex niya kung maganda. Yung flarex nito. Bakit? Nawala yung kanyang French rant. So, yan maganda. May crack siya bro. May crunch yung crack ko. Oh. Mapansin natin. Kung masusum in natin to, ayan o. Hindi maganda yung pag-drop. Ha? Anong oras na? So ayan, nakita ko na yung problema nito mga bro. Hindi maganda yung pagka-flarex nito. Meron siyang crack. Ayan o. Hindi natin masusum in. Ayan. Ito, hindi maganda. Mayroon siyang crack dito. Maaring sobra sa ipit to mga bro. So, puputulin ko lang yan, babaguhin ko yung kanyang flarex. Yan, so gagawin na lang natin. Total na, pwede pa naman. Kasya pa naman, putulin na lang natin. Putulin na lang natin, tapos tawag dito. Tatanggalin na natin yung ano, sinyang flarex.
Ano yung pagka-flare niya? Bitak. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kita ba? Vlog yata yung ano natin, kakuha natin. Yun. Para photo na natin. Gawin natin. 1/4. Yun. Yun yung 1/4. Ipitan na lang natin yan. Tapos wala yung sample rings ko yan. Naiwan. So ito yung madala. Ito na lang yung pagtikaan. Okay naman to. Ito importante, maganda yung pagka-pairings. At wala siyang leak. So adjust ko lang ng konti kasi masyadong mahaba. Masyadong mahaba. So adjust ko just lang. Ayan siguro. Tagan na lang natin to. Yo. Importante wala siyang leak. Kahit type yung holes natin. So, double flaring na lang natin. Double flaring. Para sure natin. Just para natin konti. Yan. Double flaring. So, sakto lang yung ipit para hindi siya magkaroon ng crack. Sobra. Sakto lang. Ayan o. Dali na lang yung pagkain dito. Wala yeah. Ka so, ipitan natin o. Ayan. Ayan. So, hindi natin may pupukos sa ano na. Ano lang yung camera natin mga bro. Umurahin lang kasi yung cellphone natin. So, wala pang pwedeng... Wala pang nagdo-donate, baka naman may mag-donate dyan ng magandang camera natin. So, ayan, kakapit na natin, mga bro. So, ayan. Kapitan na natin, tapos liligtis na natin. Pagka nalipis na natin, bro. Pagka nalipis na natin, babakim natin. Tapos pagka nabakim natin, mag-free ang charging na tayo. Pag wala na siyang leak. Ilipis pa natin ito ulit para sure na sure na wala siya. Sure, sure po tayo na wala siyang ilip. Yung pag-ilip pala nito bro, tama ang ano lang para hindi siya ano yan. So lalagyan ko ulit ng ano pressure. Ayan, lalagyan ko na ulit ang pressure mga bro. Ayan mga bro. So nalagyan ko na siya ulit ang pressure. So ulitin natin mag-deck testing para sure po tayo na wala na siyang leak. So kaya sinabi ko, ang gamit ko is pure na joy. Yo. So makikita natin na wala na siyang wala na siyang hindi, wala na siyang bubbles. Wala na siyang bubbles. So, okay lang yung mayroong sample. Kasi yan, mura lang naman yan mga bro. Bili lang ako ng ano, bumili ako lang ng 50-10 pesos, nilalagay ko lang dito. Dito, nilalagay ko lang dito. Okay lang maghinayang sa Choy. Yan. So, puro yung nilalagay natin para suwabe na suwabe. Oh ha? Oh, wala na siyang leak. So ngayon, mag-ano na lang tayo po.
magpapacharge na tayo. Tapos magcha-charge na tayo. So yan, ito na yung karga natin. Yan. So okay na siya. Working na siya. So yan, mayroon na siya. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 130 PSI sa kanyang discharge. Sa kanyang amperahe naman is nasa, you know, kikita ba? 3.5 kasi yun na ganun na siya. Bumaba na yung frequency ng ating compressor. So, bumaba na rin yung kanyang amperahe. So, yung problema na lang yun ito bro, yung leak. Nagkaroon lang siya ng leak doon sa may fittings. So ayan mga bro, andito na tayo sa loob at ito na yung resulta ng ginawa natin na nagkaroon siya ng leak doon sa my fittings. Diyan sa labas, diyan sa labas. So para mapatunayan natin na lumalamig na siya, so kuha na natin ang temperature. So ayan oh. Nakikita. Ayan. 21.22. So, okay na to mga bro. So, tatakpan ko na lang yun. Babalutin ko na lang polyethylene tape. At saka, ipipix ko na lang yung mga bro. So, ganun lang bro yung pag-analyze ng pag-troubleshoot ng ating mga aircon. So, una natin gagawin. Check natin kung mayroon siyang error. Pandarin natin. Kahit mga 15 minutes. Tapos, pag lumabas ang error, at saka kayo mag-analyze kung ano yung error. Pero pag wala, pupunta kayo dun sa may outdoor mismo. Sa may outdoor. Punta kayo sa may outdoor. Kuha na natin ng parameters yung mga ano ton. Kuha na natin ang karga, kuha na natin ang pirahe. Check natin yung presyo kung maandar. Check natin yung condenser pan kung maandar. So, ganun lang. Para, kagaya ng sinabi ko, analyze muna natin yung ano mismong unit. Kung ano ba talaga bago natin gawin. So, ganun nga, nakita natin na kulang ng amperahe, kulang ng refrigerant o wala ng refrigerant. So, alam na natin na nagkaroon siya ng leak. So, hindi naman tumalamig yan, yung unit, pag wala siyang refrigerant. So, okay na to mga bro. So, salamat mga bro.